Nasabat sa pantalan sa Cebu City ang aabot sa 30,000 pisong halaga ng sabalo o full-grown mother bangus. Sa ilalim ng Philippine Fisheries Code of 1998, makukulong ng hanggang 8 taon at pagmumultahin ng hanggang 80,000 piso ang mahuhuling nagbebenta ng mga ganitong isda. Makibalita tayo kay Shona Carion ng GMA Cebu. Nasabat ng Cebu City Bantay Dagat Commission sa pantalan ang 15 pirasong sabalo o mas kilala sa tawag na mother bangus. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 29, bawal hulihin at ibenta ang mga sabalo dahil ang mga ito ang nagsisilbing breeder o mga nangingitlog na bangus sa dagat. Kaya kung mawawala ang mga mother bangus, maaapektuhan din ang populasyon ng mga ito. Umaabot ng hanggang 110 centimeters ang haba at mahigit 10 kilograms ang timbang ng mga sabalo. Higit na malalaki ang mga ito sa mga regular na bangus, kaya madaling matukoy. Tinatayang nasa 30,000 pesos ang halaga ng mga nasabat na isda. Sila mo ang mag-breed sa mga bangus na ito nga nasa wild. So munang, at the same time sila mo ng mother bangus. And then, huwag atong ipakuha ang sabalo, mostly muluwer na ito ang supply sa fry. Matapos makatanggap ng sumbong, nagsagawa ng operasyon ang Bantay Dagat, kaya napigilan ang tangkang pagbibenta sa mga naturang mother bangus. Pero hindi naman matukoy ng mga otoridad kung sino ang nanghuli sa mga ito. Hindi na rin dinatnan sa pantalan ang mga magdi-deliver sana sa illegal na kargamento. Tabo na lang itong mga unum kabuok. Niya, mo itong kaludahan ba kay nganong kitabo na, kitanaw, sabalo man sabalo. So violation man, hindi man ginidakpo nun. Iuli ang tanding dakpan sa dagat. Ang sinumang mapatutunayang nanghuhuli at nagbebenta ng mother bangus ay ikukulong at pagmumultahin. Shona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.